Yun ang sabi nila. Yun ang sinabi nila. Sino ang sabi? Sino yun nila? Yung sila tita nani po. And? Jack. And? Small. Small. Dun sa... Si Small Abillera ng Davao City Councilor. Yes, Your Honor. Kilala mo siya? Nag-meet kami one time. Saan? Sa Davao po. Davao? Saan sa Davao? Sa Kusyaho? May parang restaurant doon na maliit. Ah, sige. Mr. Chairman, I have a picture of Small Abillera. Just, we have that. Just for proper identification. Pinagraanan namin lahat yung sinasabi niyo. Hindi kami naglulukol dito. Ayan. Kamukhaan ni Richard Chen, ha? So, tama ba siya yan? Yes, Your Honor. Yes. Siya yung small na yes. Sinasabi mo. And, meron pa akong ito. Kaya nga eh. I'm trying to establish a connection here. That, Mr. Small Abillera is known sa Davao na talagang ito yung close kay Mr. Paolo Duterte. And you can see several pictures here to show yung kanilang closeness, ano? So, ayan. So, ito yung Davao Group na sinasabi mo. Tita Nani, yung binibigyan mo na pinakamalaki doon, 10,000. Tita Nani, small. Pero nung nagbigay ka na rito sa grupo na ito, ano ang ginawa nila? Nagkaroon ka pa ba ng alert after noon? Wala na po, Your Honor. Wala na? Now, let me clarify this. Sabi mo, nung makausap mo si Jojo, wala ka ng problema sa alert. Which went ahead? Si Jojo o si Davao Group? Your Honor, nauna si Jojo. Wala ka ng alert problems pagkatapos na? Yes, Your Honor. Dahil gusto mo makilala, ang ibig mo sabihin ngayon, para makilala mo ba itong iba, kinausap mo ito Davao Group? Hindi, Your Honor. Ano? Nagka-problema kami noon nung kay Jojo. Bakit? Kasi po, si Mike Saban po at yung father ko, nagka-inuman po sila sa probinsya namin. Sino, si Jojo? Si Mike Saban po. Sino yung Mike Saban? I believe yun po yung kapatid ni ano General Saban. Si Juancho? Hindi, yun. Juancho, General Saban, dati ng Sulu. Kilala ko yun. So, nasa... Tama, di ba? Tama po. General, right? Oh, sige. Nasa OCOM Technical Assistant po kasi si Mike Saban nung time na yun. Nag-inuman po sila ngayon, medyo hindi sila nagka-vibes, nag-away sila. Inalert. Sino ang kaaway niya ba? Tatay mo? Opo. Sino? Si Mike Saban po. Nag-away. Mike Saban sa kasino? Si father ko po. Nag-away nga sila. Sila nag-iiluman eh. Opo. O, oh, nag-away sila ng tatay mo. Kaya, bakit ayaw mo aminin? Yun nga po, nag-away sila. Oo. Kaya dahil doon, nung si Mike po, pagkatapos nung inuman nila, pinag-alert na po niya ako kasi alam niyang anak ako ni, ano eh, ng father ko. Pinag-alert na po niya yung mga container ko kasi alam, nag-away sila dahil, ah, ito anak to ni Taguba. Pinag-alert niya ngayon lahat ng container ko. Sino nag-alert? Si alert? Mike po, Mike Saban po. Pina-alert niya? Opo. Bakit may kapangyarihan ba siya sa customs? OCOM technical assistant po siya sa Office of the Commissioner po siya. Oh, Ms. Anderson, is that correct? Do you know Mike Saban? Yes, I know Mike Saban, but he was never assigned in my office or the office of the commissioner. He was assigned in the intelligence group. In the? Intelligence group. I'm sorry, am I? Intelligence group. Intelligence? Yes. That sounds like an oxymoron to me. intelligence group. Who is it? Neil Estrella, you're in charge of intelligence, right? No, Your Honor. CIA, yes, Your Honor. Attorney Anderson is referring to the higher office. Above CIS, Your Honor. Sino yan? IG, Your Honor. Intelligence Group is under DEPCOM Teddy Raval, Your Honor. Is Mr. Raval here? Huh? Boy. Okay, we'll call him at the next meeting then. Ahaba tayo na ahaba dito.
We're not gonna finish this until we finish it. Go ahead. So pinatigil niya lahat? Pinag-alert po niya lahat. At, Your Honor... Does he have that capability, Ms. Anderson? No, Your Honor. But he requests for alerts. He requests for alerts? Yes. Sometime last year, he would profile importers and he would request for alerts. But is that his job? No, Your Honor. Only, actually, only regular employees can alert. And why does he think he has that capability? I don't know, Your Honor. And does the commissioner listen to him? I don't know, Your Honor. They talk directly to each other. They don't go through me. And have you ever heard the commissioner order an alert because of Mr. Saban? Yes, Your Honor. Sometime last year, when there were no appointees yet. So he ordered an alert? Yes, on the recommendation of Mike Saban. All right. So he has connections. All right, go ahead. So yun po, na-alert kami. Tsaka po yung form nung alert, nakalagay po talaga Office of the Commissioner Technical Assistant. So tingin ko dando talaga sa Office of the Commissioner. Sa malakas siya? Opo. Saan yung papel na yan? Hahanapin ko po, pero yun ang nakalagay doon. You're hereby commanded to bring that paper here. Yes, Your Honor. Alright. It's on the record, ha? Sige, go ahead. Tapos, na-alert po ko. Nabuksan na lahat yung mga tao doon. Si Mike Saban na ngayon ang bagong Jojo mo o nandun pa si Jojo? Si nag-away kayo, nag-away siya ng tatay mo, di ba? Si Mike po, tsaka si tatay ko nag-away. Anong pinag-awayan nila? Sabi po ni Mike, marami daw siyang... hindi ko po, Your Honor. Kasi wala naman ako dun sa pinangyarihan. Akala ko nandun kayo. Hindi po, silang dalawa po ang nag-inuman. Eh, parang mo nasabi yan, hearsay na yung sinasabi mo. Ha? Sabi lang po nung... Nandun ka ba o wala? Wala po. Natatawa ka pa nung sinabi mo mag-away siya na nagiinuman eh. Pero... At tinulungan ka ni Mike Saban tapos noon? Hindi po. O ano? Dahil nga po pinag-alert niya ako, si Jojo po hindi po niya hayang... Nag-alert siya sa tatay mo, ikaw ang binalingan. Opo. O, ba't di mo sabihin yan? Pagkabos? Tapos po... Paano niya nalaman malapit ka kay Jojo? Hindi, alam po niya na... Alam po niya yung mga consignee ko eh, tsaka broker ko, kaya... Basta in-alert po niya. Go ahead. Tuloy mo. Nung na-alert po ako, sinabi ko po kay Jojo yun na ba't hindi niya ako matulungan. Sabi niya, isa malakas nga rin daw si Mike. So, ang ginawa niya... At yan nga po mga kapuso, ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng nakalusot na 6.4 billion pesos na halaga ng shabu shipment sa customs. Dumalo rin sa pagdinig ang isang nani ko. Pero ayon kay Mark Taguba, hindi raw siya ang tinutukoy niyang tita nani na kanyang nakatransaksyon. Ang tinatawag na tita nani ang taga-kolekta umano ng tara o lagay para kay Import Assessments Services o IAS Director Milo Maestre Campo. Nauna nang itinanggi ni Maestre Campo ang alegasyon. Ayon kay Mark Taguba, madalas daw silang makita ni tita nani sa isang mall sa Libis, Quezon City. Binigyan niya raw ito ng pera. Nilinaw naman ni Taguba na hindi siya nagbigay ng pera kay Maestre Campo at hindi rin daw niya ito nakakausap. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na isisiwalat niya ang katiwalian sa customs sa isang privileged speech sa plenaryo bukas.